tuturuan ko kayo yung aking pamamaraan kung paano ko inaalagaan yung mga Nepenthes or mga teacher plant. Ayan. So, hindi ko masasabi na magaling na ako sa Nepenthes, pero at least ngayon nagets ko na kung paano sila alagaan. No, hindi ko sinasabi na maganda yung setup ko, pero actually ngayong araw na ito nagpaplano ako na gandahan yung setup ng mga Nepenthes. At makikita nyo yan at bibidyo na natin. No, so, ang Nepenthes, sila yung mga halaman na maaari makikita yung tumutubo, no, sa wild, sa lupa, no? At maaaring makita nyo rin sila na tumutubo sa mga puno, no, like sa parang orchids, no. May mga Nepenthes rin makikita nyo sa mga swampy area o yung medyo matutubig, no. Pero mostly ang Nepenthes talaga ayaw nila yung matubig na medium. Ayan. So ang Nepenthes, no, or pitcher plant, no, ay yung mas kilala sila. No, at dito sa Pilipinas at banda dito sa bandang Luzon, ang tawag sa kanila ay pitsel pitselan. No, bakit sila tinawag na pitsel pitselan? Dahil meron silang mga pitcher tulad na lang, halimbawa nito. Ayan. 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 Ayun. Ayan, ganyan yung mga picture nila. Minsan rin, kahit na mga picture plant sila, minsan hindi rin sila nagpipicture. Tulad na lang nito mga pinakarero natin ng picture plant na to. Bakit? Dahil pag nilipat mo sila ng lugar, no, at mas mainit kaysa sa nakagawian, no, hindi sila magpuproduce ng picture at masisikapin nilang mabuhay muna bago sila magproduce ulit ng mas matitibay na leaf. At matsaka sila magpuproduce ng mga feature tulad na lang nung nangyari dito naman sa malaki nating trungkata na to, na ngayon ay nag-feature na siya at napakalaki na pagkatapos niyan magproduce ng mga magagandang leaf at malalaking leaf ay magpuproduce na yan ng feature kahit nasa mas mainit na lugar. No, ganyan katibay ang mga Nepenthes. No, lalo na yung mga Nepenthes na mga lowland and intermediate. Pag highlands naman, medyo mahirap alagaan ang mga highlands, lalo na pag hindi kayo nakatira sa mga matataas na lugar. No, pero hindi imposible kung kayo naman ay nasa lowland. Kasi pwede naman kayo gumawa ng tulad nito, yung mga humidity dome or semi-humidity dome tulad na lang nito. Kapag nandito sa lugar na to, mas madali silang makapag-feature kasi mas malilim, mas less yung hangin. So pag less ang hangin, mas tatagal yung feature nyo na maaring almost a year or more than a year dahil nga nape-preserve yung kanilang feature. Pero pag nasa arawan yan, kakailang linggo lang or araw lang, matutuyo na yan kung hindi magkakaroon ng ideal na temperature and humidity. Kaya nga maganda na medyo nasa lilim sila in shade, no? Kaya ako, bibili ako ng malaking net at ilalagay ko maaring dito sa taas or sa baba, o maaring sa taas at sa baba. At ayun yung magiging growing area natin ng mga pitcher plant kasama na lang ng mga sphagnum moss. Kasi ang pitcher plant gusto nila yung mataas yung humidity para sila ay mag-produce ng mga magagandang leaf and magagandang mga pitcher. So, yan. Ang bilis tumubo ng ibang mga lowland, no? Tapos higher humidity pa, gugustuhan nila yan, no? Kumbaga parang treat sa kanila na lalagay mo sila sa higher humidity. Kahit na lowland sila, basta't may nakareceive sila ng enough sunlight. And yung daloy rin ng hangin ay mahalaga. So ayan. So ayan sila, no? At eto mga Nepenthes na to, ayaw na ayaw rin nilang ginagalaw yung kanilang ugat. Kasi pag ginalaw mo yung ugat nila at tinransfer mo sa ibang paso, no, minsan nagtatampo sila tulad na lang nito. Ayan. So mas maganda hindi ginagalaw ang mga Nepenthes. Hayaan lang, no, kung kinakailangan lang yan ng pesticides, fertilizer, may pamamaraan doon. Pesticides, halimbawa yung systemic na pangalan ng kulay pula. Ang pangalan nun, nung system, basta any systemic fertilizer na pwede sa Nepenthes, ilalagay nyo yun sa root niya, takpan nyo, ayan ang paggamit na systemic. Yung iba naman, yung mga ibang pesticides na halo sa tubig, ini-spray, pwede rin yun. No, pero alam nyo ba, neto lang, nakaraang araw, dahil nga nilipat ko yung isang Nepenthes doon sa lugar na yun, na mainit kaysa doon, no,
hirap na hirap ako. Lahat na ng pesticides yata nagawa ko na. Sinispray ko, nilagay ko sa ilalim. Hindi pa rin natatanggal yung peste niya. Sabi ko, hindi yata effective na tong pesticides ko. Naging ano na, kumbaga resistant na yung mga peste doon sa pesticides na nilalagay ko. Alam nyo, pinaarawan ko lang to. Wala akong ibang ginawa. Pinaarawan ko lang yung dating butas-butas na leaf niya or may brown-brown. Ngayon, mas maayos na. Wala nung mga butas-butas at makinis pa. No? Sa expert. Ayan. So, mas ano sila, mas gumanda yung ano nila, yung leaf nila kapag mas naarawan. Kasi yung ibang mga peste like yung spider mites, hindi sila masyadong makasurvive at makakilos na maayos kapag mahangin at mainit. No, mamatay sila kasi wala silang mga ano, kumbaga armor tulad na lang ng mga ibang mga peste like yung mga scales, di ba? So tingnan niyo to, ang gundo. Di ba? Yan na, dito yan. Ayan yung shade niya. Tapos araw siya sa late afternoon and morning sunlight. So, okay na okay sila dun. Tapos tingnan nyo itong bikal karata natin na napakaliit dati. Diba? Nila nasa maliit lang yan na styro na baso. Ngayon, tingnan nyo na. Oh. Malalaki na yung growth niya. Ayan na. So, diba? So, minsan, may mga halaman talaga tulad ng mga lowlands and may mga ibang intermediate na mas gusto nila yung mas maaraw kaysa yung mas less yung hangin. Kasi pag less yung hangin, mas free yung mga peste na kumilos sa katawan ng mga nepenthes natin. No? Kaya yung mga nepenthes na gusto yung humidity, may ibang mga nepenthes na mas prefer nila yung less humidity. Ayan. So ngayon, balik tayo sa pag-alaga ng nepenthes. So, yung tatlo, mabigay na uli natin yung tatlo. First, yung sunlight. Ano ba yung gusto ng nepenthes? Ang gusto ng nepenthes ay shaded and filtered sun. Hindi tulad ng mga Venus flytrap and other sun juice na gustong-gusto nila yung full sun. Na itong mga nepenthes, bihira or hindi lahat kinakaya yung full sun. Pero most of the lowlands ay kaya naman yung full sun, no? At ang mangyayari lang sa mga lowlands ay mamumula o kaya hindi ganun kabilis yung tubo, pero kakayanin ng lowlands yung mga full sun, no? Pero no, mas okay pa rin kahit lowlands, may bigyan mo ng konting shade, no? Ganyan. Tapos pagdating naman po, no, ito lang based sa experience ko dito. Hindi ko sinasabing magaling na ako sa pagkalagay, ito to lang, hindi talaga. No, so pagdating naman po sa mga intermediate, ang gusto naman nila ayun, tulad nung nandoon, no. Medyo sa umpisa ay acclimate mo muna kasi minsan galing, syempre tulad yung sa akin, galing sa indoor yan. So in-acclimate ko muna dito sa medyo shaded and higher humidity, tsaka ko in-expose sa full sun or mas maaraw na lugar, hindi pala full sun yan. No, more direct sunlight. So, mas kinakaya nila. Pero kung yun, binigla ako from indoor to outdoor yung intense heat or sunlight, palagay ko hindi kakayanin. Kaya dapat slowly expose mo sila sa mas magandang temperature, mas magandang sunlight, no, na ma-receive nila. No, ayun ang gusto ng nepenthes, no. Gusto ng nepenthes ay medyo shaded na area and filtered sunlight. Ayan. So, pangalawa, medium naman. Ano bang pwedeng sa medium? Sa ng mga nepenthes, no, napakadami mong pwedeng gawing medium. No, pero punta muna tayo sa basic. So, ang basic talaga is sphagnumos and perlite pa rin. No, ganun naman talaga. No, pwedeng-pwede yan sa mga nepenthes. Tulad na tinanim ko na ito. Hindi nga ito nag-feature dun sa nagbigay sa akin, di ba? Pero nag-feature siya dito kasi mas malilim yung aking pinaglagyan at mas humid, no? So, nag-feature siya. So, at ang bilis niyang humaba, medyo maliit lang yan nung inuwi ko. So, galing yan kay Sir Alvin. And thank you, Sir Alvin. Kaya wala akong makabisita yan. Ayan, magdadala na ako ng malaking support. Biro lang. So, ayan ang gusto ng nepenthes, sphagnumos and perlite. Pero, pwede mo rin siya lagyan ng ibang medium like, for example, yung kokopit. Ayan.
Ayan, cockpit. Pwede sila sa cockpit at magiging healthy rin sila sa cockpit. Ano pang ibang medium ang pwede sa Defentes? Pwede rin sila sa Coco Blocks. Eh, tulad dito. Yung mga Coco Blocks yan. Ito, may styro pang nilagay eh. No? Pwede rin yan. Makikita rin nyo rin sa international community na ginagamit nila ng styro as alternative. No? Kasi ang styro, low minerals. Bukod doon, magaan. At bibigay na more aeration. No? So, ayun kasi ang kailangan rin ng Nepenthes. So, ito pala. Eh, nakita ko lang ito na bunot. Tinanim ko dyan. So, huwag nyo napansinin yan. So, ayun ang gusto ng Nepenthes. No? Sa iba, ginagamitan nila ng kanuma, akadama. No? So, ayun. Tulad dito, may kanuma. Sa, kasi itong Nepenthes, ito yung isa sa pinakamahal kong nabili. Around almost 30,000. So, eh, hindi ka namang hihinain, nalagyan mo ng akanuma, akadama yan dahil worth it, dahil inaalagaan mo talaga yung plants. Pero bahala ko na rin i-repot dyan, no? Malapit na. Pagka naayos na yung ating growing area na pinaplano natin. So anyway, so ayun yung mga ibang mga medium ng ating mga plants. At alam nyo ba, sinubukan ko rin dito yung pure sphagnum moss. At ito naman ang kinalabasan niya. Okay rin. Diba? Nagpi-feature naman at maganda rin ang tubo. So, hindi maarte talaga ang mga Nepenthes. So, ito naman, nilagyan ko naman ito. Hinaluan ko na ang carbonized rhizal, which is big no yan sa mga carnivorous plant. Pero nabuhay pa rin. Nagka-basal pa. Nagka-feature din naman at lumaki. At actually, ito yung tira na lang ko sa mga basals nung una kong mother plant na ito. Dahil pinropagate ko na yan. So, maganda, madaling alagaan ng Nepenthes. Lalo na sa mga, sa ano, in-advise ko sa inyo, yung mga bago lang na nagda-Nepenthes. Yung mga hybrids, lowlands, ayun muna yung inyong alagaan para hindi kayo mahirapan. No? So, may mga lowlands naman na mga high value trend, di ba? May mga lowlands na rare. So, may lowlands na mga ganito yung feature. So, focus muna kayo doon pagka mga beginner. Pero kung beginner naman kayo na may mga maganda kayong setup, eh go for the gold yung mga rare talaga kung may budget kayo, dahil marami ring talaga magaganda na mga rare cultivar na mga Nepenthes. So, yun yung mga Hamata, Edwardsiana, Raja, ano pa ba? Vichy, di ba ganun daw yung pronunciation? di ba? So, yung mga alagaan natin pagka may mga budget at magaganda at worth talaga pag naalagaan nyo mga yan. Magaganda naman talaga at maganda rin ang return kung mapaparami nyo. So, ayun yung medium, no? Watering. Sa watering, syempre, low PPM pa rin. Carnivorous plant pa rin to eh. Pero, mas natotolerate nila yung higher minerals, no? Itong mga Nepenthes. Ayan. And don't get me wrong po. Gusto rin talaga nila ay lower PPM dahil itong mga Nepenthes makikita nyo to sa mga rain forest and mga yung mga higher ano na, yung mga may mga sphagnum na area, mossy forest ganyan, no? So gusto nila yon, yung mga lugar na yon na higher humidity at mga low PPM and minerals rin yung tubig at yung medium kung saan sila nakatanim. No, merong kasing lugar sa dito sa Laguna, kasi Cavite kami, merong kaming na-hiking yan sa Laguna. Na nung nakakita ko ng mga carnivorous plants sa wild, specifically itong mga Nepenthes, tinignan ko talaga, pinag-aralan ko ano yung kung saan sila nakatanim sa wild. Alam nyo man, nakatanim lang sila sa clayey soil. No? Ba't nagiging clay at nagiging low PPM yung minerals ng lupa na yon? Dahil laging naulan sa lugar na yon. So gusto rin talaga nila low PPM. So, ayun na, na-discuss na natin yung araw, yung patubig, yung medium. At yung isa pa, yung isa sa mahalaga sa Nepenthes, ay yung humidity. Gusto nila yung less yung hangin sa ibang panahon. No? Less yung hangin, meaning hindi masyado nagagalaw para naman makapag-produce sila ng magandang mga feature. So, bukod doon, sa higher humidity na gusto nila, ang mabilis rin silang maparami kung sa mapaganda at mapalaki, no? Kung ang pamamaraan na pagka-fertilize sa kanila ay true sa paglalagay ng mga pagkain or fertilizer sa loob ng mga feature.
So pag kayo maglalagay ng fertilizer sa feature, like yung osmocote or yung mga natural na mga insect, no, pwede nyong ilagay yon sa mga old traps, yung mga traps na kalahati, tuyo kalahati, hindi. Parang ganito. Huwag nyong i-share silang ilagay sa mga magaganda pa tulad na itong mga to. Kasi mapapangit agad yung mga new feature, which is hindi natin gusto yon. Gusto natin sa feature plant natin eh, or mga other carnivorous plant eh, pang Instagram, di ba? So ilagay natin yung mga fertilizer na yon sa half-dead na mga feature. Paano natin malalaman na goods pa yon, na pwede pa rin paglagyan ng fertilizer? As long as green pa itong kanilang, ano man tawag dito? Oh, vine? Bean? Or petiole, di ba, sa iba? Pero hindi ko alam. Basta ito, yung ganito. Yung parang, dapat inaaral ko yun, yun, bago ako mag-video nito. Pero kung ano man tawag dito. Ito, ayan. Yung part ng ng Nepenthes na mula sa leaf papunta sa feature. Ito kasi yung magkukuha ng nutrients dito sa feature. At etong feature naman eh dapat eh, at least kalahati eh fresh pa, kalahati eh, kahit na hindi na ganun ka-fresh. Eh pwede mo siyang lagyan ng fertilizer at ma-absorb pa rin 'yon nitong halaman na 'to. Now, at alam nyo ba, sa ibang research, no, dito lang, bago lang, ng 2023 lang, 2022, na alaman nila na etong mga Nepenthes na to, na etong mga to, eh, mas related sila, hindi sa leaf, no, kundi sa root. No? Ay, yung ano, sabi ko, oh, anyway, hindi na. Pero pinag-aralan nyo ng mga botanist siguro yan, or yung mga experts sa carnivorous plant, na itong mga feature pala to ay mga hindi siya modified leaf, sabi. Ito ay more on modified roots, no, na tumubo sa leaf. Ayun ang sabi nila, ha. Pero hindi ko alam kung talagang naiano na yon, kumbaga eh naikahon na yon, na ayun talaga ang tama. Pero sabi niya eh, it's more like a modified roots more than it's more like a modified leaf. Kasi bakit daw? Kasi 'di ba? Eh nag-aabsorb ng nutrients. Ano ba yung part ng halaman na nag-aabsorb ng nutrients? Eh 'di ba yung roots. Oh, ayun yung dahilan niya. So siguro napanood niyo na rin 'yon. No, isa 'yon sa mga isa yata siya sa mga nagme-maintain no, isa sa mga malaking carnivorous plant farms sa around this ano sa Asia, Indonesia yata 'yan. Ay, hindi ko na masyadong natandaan. Pero ganoon. So, ano pa bang pwede nating mapag-usapan pagdating sa Nepenthes? So, sa Nepenthes, meron din silang mga peste. Ang isa sa mga natutunan ko, madalas kasi sila magka-peste sa roots. So, which is, hindi mo malalaman na may peste sila. Pero karamihan ng mga established na Nepenthes, may peste talaga yan na meron sa roots. So, ang ginagawa nila para ma-control, hindi naman maubos talaga, ma-control yung peste sa roots. No? Ayun yung mga maputi-puti, no, na mga mildew yata yun or ano, sa roots, no, ay para mabawasan yun, nilalagyan ng systemic fertilizer, inuhukay nga yung medium na yan at binabaon sa medium yung systemic pesticides para kung ano man yung kumain sa roots ng plant at leaf ng plant or anong part ng plant na yon eh mamamatay yung peste. So protected yung plants mo in ilang few months, no. So isa pa rin natutunan ko, no, yung mga peste nila, mas prone sila magkaroon ng peste kung hindi tama yung growing condition nila. Lowland, nilagay mo sa highland setup, so mas prone sa peste yung mga nasa lowland kasi nasa highland setup sila. No? So dahil sa lowland, hindi sila man nakakapitan tulad ng sinabi ko sa inyo dun sa isang example natin ng mga tawag dito, spider mites. No? Eh, yung spider mites, mas prone yan sa lower humidity and lower yung air circulation dahil hindi nga na tutuyo yung mga spider mites sa lugar na yon. Pero kung nasa pulsan yan, ayaw ng millibugs or ayaw ng spider mites yung sobrang init dahil wala silang armor. So, mas dumadami sila sa mas malas yung hangin. Diba? So, yun lang muna para mag-aasik kasi pa rin ako dito sa growing area. At kung may mga nakalimutan ako, i-comment nyo lang. Dadagdagan natin yan.
Yung propagation, huwag nyo muna ako tanungin dahil gagawin natin yan sa mga susunod na araw. Nagkaroon tayo ng mga failures na nakaraan at success. So, lesson learned na yon. So, maganda, ma-share ko rin sa inyo yon. Isa sa mga natutunan ko bago tayo magtapos ay huwag nyo masyadong gagalawin yung plans. At ilagay nyo sa lugar talaga na hindi siya masyado nagagalaw at na didiligay nyo lagi ng regular. Dahil kung mapapabayaan nyo yan, kahit na established na yan, eh matutuluyan yan kung lagi nyong ginagalaw o lagi silang bone dry. So yun lang. God bless sa inyo and bye-bye.